Hi guys. Yan. Ako lang mag-isa ngayon. So habang mag-walking, dito punta lang ako dito sa labas. At saka mahangin ngayon. So mag-vlog ako habang me time ko pa at naglalaro yung mga bata kasama yung papa nila. So mahangin. Yung i-vlog ko ngayon ay ang aking pagmuni-muni. About ito sa ano guys, sa ano yung COVID-19. Ayan. Ang ganda ng background, di ba? No? Ang ganda, no? So, ito na nga. Parang nakapagmuni-muni ako ng ilang araw. Kasi, yung ano, yung isang teacher doon sa pinupuntahan namin na Open Barnaghi naging positive sa COVID. So, ngayon, siyempre, lahat kami dito dapat magpa-test. Ay, abaw. Ayan. Ganda ng view, di ba? Ngayon, nung Sunday, nakatanggap ako ng tawag galing sa Smita Barn yung dito, yung sila yung nag-i-insure sa ano, sa pag-test ng COVID. So, yun nga. So, kailangan namin mag test ng anak ko kasi nakapunta kami doon sa ano, sa Open Barnaghi. So, ngayon, dahil ano, yung asawa ko kasi ayaw na ayaw niya yan, doon pupunta. Pero, syempre, ako may mga reason naman ako bakit ako pumupunta doon. Okay lang sana kung nagtatrabaho ako, pero dahil yun nga wala akong trabaho, tapos wala naman ibang pupuntahan, hindi naman ako pupunta sa mall, sa at saka yung friend na pinupuntahan ko isa lang, so siguro ito isa din sa ano, yung based sa experience ko yung paano maiwasan yung pagkalat ng COVID. Siyempre tayo, iba-iba naman kasi yung ano natin eh. Kumbaga, iba-iba yung buhay natin, iba-iba yung sitwasyon natin. So, para sa akin, talaga ito yung aking, ano, yung side ko kung bakit, yung iba sasabihin, bakit pa, katulad rin ng asawa ko, bakit kailangan ko pa pumunta doon sa Open Barnaghi kami ng anak ko, tapos kasi ayaw niya, gusto lang niya ako sa bahay. Syempre may syempre bago ko naman yan decide, syempre diba, iisipin mo naman. So ito kaya nga ano, kaya nga nag-decide ako, siguro ano yung hangin nito, no? Kasi grabe ang hangin, marinig siguro yung hangin sa video. Okay. So ako naman nag-decide na pupunta doon kasi una gusto ni Sbarra. Kasi si Sbarra ano yun eh, yung hindi siya katulad ng panganay ko. So ang hirap sa kanya, ang hirap, yung hirap ko na ibagay siya kung ano ba yung gusto niyang gawin. Siyempre bata at saka siyempre siguro kasi bago ako nanganak, wala pang 1 year, nagkaroon na ng ano, yung pandemic COVID-19. So siyempre iba naman yung na experience ng bata, o di ba? Hindi kasi makapunta sa lahat-lahat sa
kung saan, o kaya nililimit din namin na pagpumunta sa grocery store, yung asawa ko na lang. So, syempre, iba yun kahit sa akin, alam ko naman yun inang, yung ano, yung, iba naman yung, ano, yung, apekto nung noon na naging stay at home ako kay Sara ng 2 years at ngayon sa kay Svara sa pangalawa ko. So iba talaga siya. So yun na nga, kaya nag-decide ako na pupunta doon kasi hindi lang advantage sa anak ko, para din sa akin. At saka syempre doon ano naman yan eh, yung kumbaga, mayroon din namang rules na sinusunod. So, hindi ka naman basta-basta pupunta lang doon. But then, syempre, ayaw kasi ng asawa ko na, di ba, na pupunta doon. At saka, sa kanya, syempre, lalaki naman siya. So, sa kanya, iba yung, ano niya, iba yung perception niya, iba yung nasa, syempre, babae ako, siya naman. Sabi niya, mas okay na sa bahay ako lang kami dalawa ni Svara, yun nga, para maiwasan yung pag kalat ng ano, ng COVID. Pero syempre sa side ko iba naman, yun nga, ito yun nga yung sa side ko, kaya sabi tawa na lang ako ng tawa guys, kasi simula nung Sunday hanggang kahapon nagsasabi ko, ayan sinasabi ko sa iyo, 'di ba, sabi kaya hindi siya nagtrabaho kahapon at saka today, pero magtrabaho na siya bukas at saka yung anak ko pupunta na rin sa school kasi yung result ano, negative. Natatawa na lang ako guys, tinatawa ko na lang yung reaction at saka syempre yun na nga, stress na nga yung sitwasyon, ilalo pa natin pinapa-stress, 'di ba? So yun nga, ang ganda ng ano, no? Ng view ko dito, no? Oh, 'di ba? Sa harap lang ng bahay namin ito, guys. Yun na nga na kaya ako doon pupunta. Tapos yun din yung sa friend ko, parang yun lang talaga yung ano, yung routine na ginagawa ko kasi 'di ba, hindi naman pwede basta-basta pupunta ng mall, ng grocery. So thankful at saka very happy talaga ako, guys, i-share ito sa experience ko. Kasi doon kasi sa Upit Barnagin, mayroong distance kami. 2-meter distance din 'yon at saka hugas din, siyempre. Yan yung alcohol, mayroon doon. Tapos kami ng mga nanay dapat may distance, yung mga bata at saka yung teacher, hindi nila tinatouch. Usually dati kasi pag magpasabak yung bata, ano nila yan, ikukunin nila. Pero ngayon dahil sa COVID, hindi na nila ginagawa, hindi nila tinatouch yung mga bata. So far so good. At saka itong ano na to guys, gusto ko talagang i-share sa inyo yung ano ba yung mga ano, yung sitwasyon ba yung kasi marami tayong reaction eh, yung iba takot lumabas, takot yung iba takot itong gawin, pero sa akin side talaga ito, kahit ayaw ng asawa ko, pinapanindigan ko talaga na gusto ko itong gawin, hindi lang sa sarili ko, pati sa anak ko at saka para din sa akin na ano, siguro guys, kung ako, marami akong kaibigan or marami akong katsikahan, yung mayroon akong kausap sa Facebook or kahit sa telepono man lang. So siguro, hindi ko rin siguro to magagawa na alis ako. Pero mas maganda kasi yun sa mental na hindi ka mapapaisip. Kumbaga ito, kasi isa sa ano, yung parang hindi ako, part isa yun na para hindi ako ma-stress, yung may kausap ka ba na araw-araw. So I'm very happy kasi dahil sa ginawa namin na yun nga, mag-distance, walang naging yung 'di ba, yung teacher yung naging positive. So ngayon kami
nag-message ako doon sa isang leader. Wala. Sa kami na lahat na pumunta doon sa school na yan, naging negative kami. O, diba? So, ano yun sa mga tao na, yung parang ma-share ko lang ba na, yung katulad yung sa akin, siyempre, sino ba naman yung hindi natatakot, diba, na lumabas? So, ayun guys, yung ma-share ko lang na experience ko. At saka, sabi ng asawa ko, ayoko na doon pupunta. Pero sa akin, kung halimbawa may time, ha, kasi tapos na rin yung permission ko. So, last time ko na yun, hindi na ako pwedeng pupunta doon kasi next week magpapasa na ako ng, kumbaga asikusuhin ko na yung sa work ko. So, kasi last week na next week eh. So, hindi na ako pwede rin doon pupunta kasi mayroon na din akong plano na gagawin. Pero if ever siguro, pupunta na din ako kasi ipaglalaban ko talaga yun, kumbaga yun ang sinasabi ko sa asawa ko na yun ang point mo. Pero ako may point din para ito sa akin at saka para din sa anak natin na yun nga. At saka syempre ano din yung nandiyan naman yung ano eh, yung iniisip natin yung safety ba? Safety ka ba doon? Yung ganun. Kaysa naman na mabuhay tayo ng puro lang takot. Takot lumabas. Takot makipaghalubilo. Takot. Siguro nung una sa sobra kong takot, parang yun na ano ko sa isip. Pero ngayon, ano, parang naging normal na din. Dyan yung takot. Pero parang naging normal na din na mas iisipin mo yung safety na kahit may kausap ka, mayroon pa rin yung distance, yung ganun. Tapos syempre, yung kalinisan. So, sana guys may natutunan kayo sa aking experience, no? About dito sa COVID. Ayan, ang ganda, diba? Gustong-gusto ko dito sa labas kasi nakaka-relax yung view, di ba? Ayan. Pero malamig in fairness, ah. Sana hindi mahangin at saka mahangin. Yan. Thank you so much guys for watching. Bye-bye. Next time again.